وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Mga magulang, ginagalang kong mga magulang, minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, at sa inyong lahat, isang bilang pagpapatuloy sa paksa na ating naihayag, tinalakay sa huli kong khutbah sa inyo rito last month, yung paksa patungkol sa mga malalaking palatandaan ng paghunaw ng mundo o di kaya ang araw ng paghukom, major signs, na isa sa mga paksa na nararapat, tinatalakay, binabanggit, isinasalaysay dahil ang mga ito ay bahagi ng ating iman, pananampalataya. So ipagpapatuloy natin, at ito yung last part, na kung saan inumpisahan natin yung tatlo o apat na mga malalaking signs. Nabanggit natin last month na ang mga sahaba, mashallah, sila ay nagkukwentuhan patungkol sa agama, patungkol sa araw ng paghukom bilang paghahanda. Pinag-uusapan nila ang ukol sa araw ng paghukom, pagbuno ng mundo, na nabanggit sa Quran at nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pero hindi niya nabanggit yung mga malalaking signs, major signs. Dinaanan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinanong sila ng Rasulullah, "Madha tadhkurun?" Ano yung pinag-uusapan nyo, inaalaala ninyo, pinagkukwentuhan ninyo, sabi ng mga sahaba, inaalaala namin, pinag-uusapan namin ang ukol sa pagbunong ng mundo at araw ng paghukom. At binanggit sa kanila ng Rasulullah na tandaan ninyo, hinding-hindi magaganap, gugunaw ang mundo at araw ng paghukom hanggat hindi nyo makita ang ashar ayat, 10 mga malalaking palatandaan, major signs. At natulala ang mga sahaba, pinakinggan nila ang Rasulullah hanggang sa binanggit niya itong 10. Binanggit niya itong 10. At binanggit natin doon, sabi ng mga ulama, ang umpisa ng 10 na ito ay ang paglitaw ni Imam Mahdi. Ang Imam Mahdi natin na mga Sunni, hindi yung Imam Mahdi ng mga Shia, na kung saan gawa-gawa lamang, fiksyon, katang isip, walang katotohanan, yung 12, ika-12 Imam ng mga Shia na tinatawag din nilang Imam Mahdi. Kasi ang ibig sabihin ng Imam Mahdi ay yung napatnubayan, guided, man-guided, yung pinatnubayan, napatnubayang tao, lalaki, na pinuno. Pero ang Imam Mahdi natin sa Sunni, kapangalan ng Rasulullah kabilang sa lahi, descendants ng ni Ali ibn Abi Talib o ng Muhammad, ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi pa niya na sa araw malapit na gumunaw ng mundo, lalabas, sabi ng Rasulullah, no, lalabas mula sa lahi namin o lahi ni ng Ahlul Bayt ang isang lalaking makatarungan, leader, pinuno, na kapangalan niya mismo, ang aking pangalan na Muhammad ibn Abdullah, na isa sa title niya ay Imam Mahdi. No? Imam Mahdi, na pamumunuan niya ang lahat ng mga Muslim na magiging khalifa, at ibabalik niya sa kamay ng mga Muslim ang Philistine. Ang Philistine. Maliliberate nila ang Philistine at hindi na mawawala sa kamay ng mga Muslim. Alhamdulillah. Sa huling panahon yun. Kaya kahit anong pang-aapi, pang-aaboso o ano pa man, dahil ang mga kufar, lalo ng mga Yahud,
malakas sila sa panahon ngayon ang sa atin lang dua-dua, sabar-sabar dahil sa atin ang huling halakhak. Sa atin ang huling halakhak sa kamay ni ng Imam Mahdi, inshallah ta'ala. Kasabay ni Imam Mahdi, lalabas si Masih Dajjal. Ito na, dito na mag-umpisa, malalaking palatandaan. Masih Dajjal, binigay bilang fitna, pagsubok sa umma na ito, binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ilang kapangyarihan, kaya niyang paulanin ng langit, kaya niyang patubuin ng lupa, may mga kayamanan siya, pagkain, at napakabilis maglaka, kung saan-saan napapadpad, kaya niyang buhayin ang namatay. Pero panlilin lang dahil inaanyo ng isang jin para lamang sumunod yung mga mangmang, walang iman, at marami ang susunod sa kanya bilang fitna, pagsubok, no? Magpapakilala siya muna propeta, kaya nga siya tinawag na Masih Dajjal, bulaang propeta, antichrist, hanggang sa ipapahihikayat niya na siya ay Panginoon. Siya ay Panginoon. Na hanggang pag sinalungat siya, sasabihin niya sa mga tao, gusto niyo, ikaw, gusto mong buhayin ko ang iyong ina na namatay ngayon mismo. Bubuhayin ko, pero pagaan niyo, panlilin lang, shaitan, ang nakikita niya, jin, at maniniwala yung mangmang na tao hanggang sa pupunta sa iba't ibang lugar. At nabanggit na sa Khurasan, itong Iran at Iraq, susunod sa kanya ang 70,000 na mga Jews. Kaya ang mga Yahud sa ngayon, pinaghahandaan nila ang yung mga trademark nila o palatandaan na isang mata bilang paghahanda yun sa pagdating ni Masih Dajjal na kanilang pinuno. Dahil naunawa nilang Islam, relihiyon Islam, yung mga propesya ng Rasulullah na pag-aralan nila na at mismo sa mga kitab nila noon na alam nila meron silang inaantay din na Masih, Misaya, pero si bulaang Misaya na ito si Masih Dajjal. Susunod ang 70,000 na mga Hudyo na makikidigma sa hanay ni Masih Dajjal. Pupunta niyang lahat ng lugar ang hindi niya lang mapapasukan ay ang Makkah at Madina. Makkah at Madina na napapalibutan ng mga anghel na kapag papasukin ni Masih Dajjal, pinapalo siya ng mga anghel. Pagkaraan sa time na ito, mayroong malaking digmaan, mga malhamatul kubra, madudugong digmaan, malalaking digmaan sa pagitan ng hanay ng mga Muslim sa pamumuno ni Imam Mahdi at against sa mga kufar. Iba pati itong grupo, hanay ni Masih Dajjal. Yung mga malalaking nabanggit sa hadith, maaring hindi natin alam, Russia o West sa panahon ngayon. Basta nabanggit ang mahal na propeta, yung bansa sa time na yun ay sila yung power, malakas. Didigmain nilang mga Muslim, sasakupin nila ulit ang Philistine, pag-aagawan ulit ang Philistine, pero ipagtatanggol ni Imam Mahdi at maririnig nila na sa time na ito ay papasok na si Masih Dajjal sa Philistine dahil hindi niya kayang pasukin ng Haramain, ang Madina at Makkah, at matatalo ng hanay ni Imam Mahdi yung mga kufar at babalik sila sa Philistine para salubungin si Masih Dajjal. Sa mga unang araw, hindi nila kaya yung pwersa ni Masih Dajjal. At itinagda ni Allah yung pangalawang palatandaan, pagbaba ni Isa alayhi salam mula sa langit, na alam natin sa pananaw natin, hindi napatay ng mga Hudyo, wama kataluhu, wama salabu, hindi nila napatay at hindi nila nainipako, bar rafa'ahullahu ilayh. Iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala at bababa sa huling panahon, at ito na yung panahon na isang puting monaret, hindi natin alam, baka sabi ng mga ulama sa isang masjid sa East Damascus, Syria, kasi ang Sham, ang tinatawag na Sham, itong Damascus, Syria, Philistine, Jordan, Lebanon, yan ang apat na country na nasasakop ng Sham na historian ng mga countries, lalo ng Philistine.
bababa, makikita sa Fajr, waktul Fajr, mag-aadhan, makikita sila ng napakaputi mula sa langit, na yung kamay ni Isa alayhisalam nakapatong bitbit ng dalawang anghel na napakaputi, napaka mashaallah, nangningning ang kanyang mukha. Si Isa alayhisalam makikilala ng mga Muslim. Si Isa alayhisalam, ito na yung oras na pagbaba niya. Dahil itinagda ni Allah na siya ang papaslang pupugot ng ulo, papatay kay Masihid Dajjal. Kay Masihid Dajjal. Bababa si Isa alayhisalam, may mga hikma kung bakit siya bababa. Nandun na yung ang pagpaslang kay Masihid Dajjal upang matikman niya ang kamatayan. Dahil walang exemption sa kamatayan, dapat siyang dumaan, inna nafs, kullu nafsin dha'ikatul maut, lahat ng kamatayan, lahat ng may kaluluwa makakatikim ng kamatayan, sisirain niya lahat ng krus, papatay niya lahat ng baboy, lahat ng ito nabanggit sa hadith, pabubulaan na niya yung mga paniniwalang kiniklaim ng mga Christianity against sa kanya na Diyos Ama, Diyos Anak, ipinako si salvation, so on and so forth. Pabubulaan na niya lahat ito. Ako si Hesus Kristo, nandito ako sa inyo. Hindi yan nilihis kayo ng inyong mga pari, ng mga ano paman. Gumawa sila na ito, ganitong paniniwala, claim. Hindi yan totoo. Ako ito, ako mismo. Pabubulaan na niya, mag-umpisa ulit yung digmaan kapag nakita ni Masihid Dajjal, si Isa alayhisalam, nabanggit sa hadith na matutunaw. Natutunaw si Masihid Dajjal. Pag nakita niya si Isa alayhisalam, hanggang sa mananalo ang mga Muslim, tatakbo si Masihid Dajjal hanggang sa maabutan siya ni Isa alayhisalam sa isang lugar at pupugutan niya ng ulo at sasabihin niya sa kanyang ilang follower, mga follower niya na natitira, ito ba yung kinikilala niyong Panginoon? Walang Panginoon na namamatay. Ito si Masihid Dajjal, namatay. Hanggang sa iyo lang mga Yahud, magtatago sa mga lugar, lahat ng kanilang pagtataguan ay magsasalita. Masyaallah, itatagda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipapahiya sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, Muslim, ito yung Yahud, nandito sa akin, patay mo ng ulo. At nabanggit sa hadith na ang hindi lang magsasalita yung sajaratul burqud, yung pine tree na itinagda din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin, sabi nila ang pine, yung burqud, sajaratul burqud, pine tree. Kaya sa Baguio City mismo nasaksiyan ko doon, ang dami nilang mga palatandaan ng mga Diyos at nagpaparami sila doon ng pine tree. Ito bilang paghahanda, alam nila yung katuruan, alam nila yung mga mangyayari in the future, kaya pinaghahandaan nila. Kaya mananalo ang mga Muslim at dito na susunod yung ika-apat na palatandaan. Dito tayo huminto. Sa time na ito, kapag nanalo na ang mga Muslim, no, mangikayat si Isa alayhisalam, umpisahan niya na yung kanyang yung layunin kung bakit siya bumaba. Sa time na ito, lilitaw ang ika-apat na palatandaan. Una, Masihid Dajjal, Isa, yung Imam Mahdi, Masihid Dajjal, Isa alayhisalam, ikatlo, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Sila yung tinawag na mag at magug, paglabas ng Masihid, ng Ya'juj wa Ma'juj, na ikatlong malaking palatandaan. Tandaan ninyo, si itong Ya'juj wa Ma'juj, umiiral na sila dati. Saan? Sa panahon ni Dhulqarnain. Itong si Dhulqarnain, mabanggit na muna natin bilang pangbungad sa Ingil dito. Sabi ni Allah subhanahu sa banal na Quran, "Qalu ya dhal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard ila akhir al-ayah." Sabi ng mga tao, kasi si Dhulqarnain, isa siyang Muslim wahid, nagpapalaganap isang leader, hari, no? Naglalakbay sa iba't ibang lugar upang
may lumaganap ang tauhid kay sa kanya Allah. At dinidigman niya yung nakikita niyang yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? At sinabi nila mga ulama, ang panahon ni Dhulkarnain sa panahon ni Ibrahim alayhis salam. Ibig sabihin, nauna na. Hindi totoo na si Dhulkarnain ay si Alexander the Great. Binabanggit nila na isang legend daw sa Rome. Ang Roman Empire, wala pong katotohanan yan. Dahil si Alexander the Great ay isang taong kafir, hindi mananampalataya. Si Dhulkarnain, subhanallah, muwahid Muslim, no? Nadatnan niya ang isang lugar, na itong lugar na ito, inaapi sila ng mga Ya'juj wa Ma'juj, pinapaslang, pinapatay, at lahat ng mga taniman, kinausap nila si Dhulkarnain. Si Dhulkarnain na Ya Dhulkarnain, no? Si ang Ya'juj wa Ma'juj, mapanira, nag-aasik ng lagim sa amin, no? Tulungan niyo kami. Hanggang sa gumawa si Dhulkarnain ng barrier wall, malaking harang sa pagitan nila na tinunaw na mga tansog, bakal, hanggang sa nabuo nila yung napakalaking wall at hindi na itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala na mula noon masarahan sila ay hindi na nakakalabas ang Ya'juj wa Ma'juj. Ang Ya'juj wa Ma'juj, isang mula sa angkan ni Adan, mga tao din sila. Subalit kakaiba ang kanilang anyo, nakakatakot ang kanilang pagmumukha o nakakakilabot, no? Mga mararahas, iba yung pagkakalikha sa kanila. Mga warrior, mamamatay tao, no? At napakarami nila, subhanallah, napakarami nila. Sabi niya ng Rasulullah, yung isa sa atin ay katumbas ng 1,000 mula sa Ya'juj wa Ma'juj. Isipin nyo, noon, masarahan sila wall. At ngayon, hindi natin alam kung saan. Ilmul gaib ito. Na nabanggit sa Quran, sa hadith, paniniwalaan natin na may, pag dumating na yung time, gigibain ni Allah yung wall at lalabas ng napakabilis na parang subhanallah ang mga Ya'juj wa Ma'juj. Napakarami nila, ang isa sa atin, 1,000 sa kanila. Subhanallah. At mula, hanggang ngayon, nagpaparami sila itong Ya'juj wa Ma'juj. Ilang thousand years, million years. Isipin nyo, subhanallah. At naharangan sila, no? Hikman ni Allah. At sinabi ni Allah, subhanahu wa ta'ala, at dito na mag-upisa, sabi niya Allah, hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. At kapag nabuksan na ang haram, barrier, bakod, na nakaharang sa mga Ya'juj at Ma'juj, Gog at Magog, at sila ay lalabas at kakalat sa lahat ng kalupaan ng napakabilis. Subhanallah. Maghahasik sila. Gigibain na ni Allah sa oras na ito, sa panahon ni Isa, no? Pag natalo na si Masih Dajjal, ipapahintulot na ni Allah na lumabas ang Ya'juj wa Ma'juj. Subhanallah. Ang Ya'juj wa Ma'juj. Lahat ng madadaanan nila, sinisira nila o pinapatay nila. Sa dami nila, isipin nyo, sa dami nila, nabanggit sa hadith, nadadaanan nilang isang sapa, Lawa Lake, sa Jordan, sa bandang Jordan, no? At sa sobrang dami nila, matutuyo yung Sapa Lake. Kapag dinaanan daw ng mga Ya'juj, at bawat isa umiinom, yung pinakahuli sa kanila, magtataka, magugulat. Sabi niya, may tubig dito, nasaan? Ibig sabihin, ininom ng Ya'juj wa Ma'juj sa dami nila, lake, lawa, hindi ilog, lake, lawa. Ganun, yun ang nagtumutok, sabi ng mga ulama, kung gaano karami ang Ya'juj wa Ma'juj. At uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mu'min, ang grupo, ang hanay ni Isa alayhis salam, na hindi nyo kaya ang Ya'juj wa Ma'juj. Kailangan nyong magtago. Kailangan nyong magtago. Dahil talagang nakatakda ang mga Ya'juj wa Ma'juj na mamamatay tao, mga warrior, mga nag-aasik ng lagim. Marahas sila, hindi, at sa dami nila, subhanallah. Hindi kaya. Kaya uutusan ang ilang mga mananampalataya, magtatago sila sa mga bundok, kuweba, yung grupo ni Isa alayhis salam,
doon sila sa bundok ng Jabal Tur, sa pagitan ng Philistine at ng Egypt. Jabal Tur, ito yung bundok na doon bumaba, doon kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam. At magpapatuloy sila doon, nagdudua, pagsamba, at ang Ya'juj wa Ma'juj, sasakupin nila ang mundo. Yung mga taong, mga mu'min, magtatawag sa ilang mga bundok na hindi nila kaya, mga gubat, hindi nila kaya si Ya'juj wa Ma'juj, hanggang, tingnan nyo, hanggang sa nabanggit, kapag wala nang nakikita ang mga Ya'juj wa Ma'juj na mga nilalang, mga tao, no? Dahil napas lang na nila, napatay na nila lahat, sasabihin nila, nagwagin na tayo, nasakop na natin ang kalupaan. Sasabihin ng leader, bakit hindi natin sakupin ang langit? Kung nasakop natin ang kalupaan, sakupin din natin ang langit. Ganito sila mag-isip, no? Hanggang sa ginawa nila, no? Nagpumana sila, itinapon nila yung mga archers, pana nila sa langit ng napakataas, at nang bumaba yung mga archers nila, no, tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilagyan niya ng mga dugo yung mga pana nila, no, para maisip ng mga Ya'juj wa Ma'juj na napatay din nila yung mga tao sa langit, no, ay yung mga nilalang sa langit, no, mga nilalang. Dahil pag-isip nila, sila ang pinaka-superpower na dapat din masakop ang lahat. Universe, langit man o kalupaan. So, magsisigaw sila na sila ay nagwagi. Subhanallah. Pero, sa duan ng Isa at ng mga mu'min, ipagduduan nila na sila ay magtagumpay, paslangin na ang mga Ya'juj wa Ma'juj. Pero tignan nyo, kahit gaano pa kalakas ang nilalang, ang mga nilalang, ay tinatagda ni Allah subhanahu wa ta'ala na napakaliit lamang sa kanya. No, by the way, tignan nyo si Namrud, na nag-claim na siya ay Panginoon sa panahon ni Ibrahim, no? Na inakala siya ay Panginoon, napakamapangyarihan. Paano siya pinaslang ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nabanggit na isang mosquito, lamok, pumasok sa kanyang ilong hanggang sa kanyang ulo, namatay. Ganun lamang. Ang Ya'juj wa Ma'juj, no, itinagda niya, ipinahintulot niya Allah subhanahu wa ta'ala na magbaba, no, ibaba niya sa kanila ang mga uod lamang ang ginawang pagpaslang sa mga Ya'juj wa Ma'juj, no. Pumasok itong mga uod sa katawan nila, sila ay nagkasakit, nagkahawa hanggang sa paunti-unti na silang namamatay. Hanggang sa sila ay napaslang namatay lahat. At sa time na ito, si Isa alayhis salam, maisip niya na parang wala silang naririnig sa kalupaan, sa lupa. Utusan niya ang isang mu'min na bumaba. Tiyakin niya kung ano yung kalagayan sa lupa, at makikita niya pagbaba niya, subhanallah, lahat bangkay ng mga Ya'juj wa Ma'juj, at napakabaho, napakasangsang ng kalupaan, dahil million ang naka, subhanallah, namatay ng mga Ya'juj wa Ma'juj, no? At magdudua ulit si Isa alayhis salam at ang mga mu'min na tanggalin itong mga bangkay, katawan, no, na nakaratay sa kalupaan, at magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibon na dadalhin yung katawan nila, at magpapaulan si Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalaking ulan na magiging masagana ulit ang kalupaan, magiging napakagandang lugar, no? At yun na, mag-uumpisa ulit, ipapalaganap na ni Isa alayhis salam yung kanyang layunin dito sa mundo, hindi pagka-propeta. Yung layunin lamang niya ayon sa syariah ng ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa siya ay pumanaw. Hanggang sa siya ay humaw, dahil makakatikim siya ng kamatayan. Dito na susunod yung mga malalaking palatandaan. Ika-apat, ika-lima,
ika-anim, ika-pito, ika-walo, ika-siyam, ika-sampu, halos magkakasunod-sunod na yun. Magkakasunod-sunod na yun. Kapag nawala na si Isa alayhi salam, ang ilang may mga tao na babalik niya naman sa kawalan ng pananampalataya. Subhanallah. Hanggang sa magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng hangin. Hangin mula sa Yemen at lahat ng dadaanan niyang mu'min ay mamamatay. Papanaw. Dahil una, sabi ng Rasulullah, la takumu sa'a illa ala shiraril khalq. Hindi gugunaw ang mundo maliban na lamang na ang natitirang mga nilalang dito sa mundo ay mga masasamang tao. Hindi karangalan na matira dito sa mundo. Dahil itong mundo, wawasakin ni Allah. So bilang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng hangin na napakabango. Lahat ng mumin kukunin, mamamatay, masasangot niya yung hangin, mamamatay dahil sa habag ni Allah. Dahil ang susunod na doon ay yung mga kaparusahan at mga malalaking palatandaan na. Hanggang sa nabanggit sa maraming hadith, tignan nyo, walang Quran na matitira dito sa mundo. Mawawala ng Islam dito sa mundo. Wala nang magbabanggit ng Allah, la ilaha illallah, lahat ng sagisag ng Islam. Ang Quran, yurfa, iaangat. Yung Quran, mushaf, mawawala yung Arabic, iaangat ni Allah. Pagkaraan kumano ng mga mu'min, pagkaraan iaangat yung Quran, lahat ng hanggang sa nabanggit, wala ng masjid, ang Kaaba masisira, Madina, wala na. Wala, hindi na alam ng mga natirang tao ang Allah, ang Iman, ang Islam, ang Salah, Zakah, wala. Ang matitira lamang dito, lahat mga kuffar, mga masasamang tao, mag-aasik sila ng lagim hanggang sa nabanggit na subhanallah sa isang hadith na subhanallah para silang mga hayop na mismo sa public doon nila ginagawa yung mga haram. Subhanallah. Na hinahabol nila yung mga lalaki, doon sila na, Allahu Akbar, mga fawahish, mga fahisha, mga haram na ginagawa mismo. Subhanallah. Hanggang sa sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, akhrajna lahum dabba. Ika-apat na palatandaan, lalabas yung isang halimaw, beast, mula sa lupa. Mula sa lupa na kakausapin yung mga tao, itong mga kufar, at seseluhan, ikaw ay kafir, wala ng iman. Tapos na. Ito na yung pagunaw ng mundo. Hanggang sa susunod na naman yung usok. Yung usok, palalabasin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa langit. Ang yawma bidukhan, usok na babalutin bilang parusa, sabi ni Allah, babalutin ang lahat ng mga kufar, mga hindi mananampalataya dito sa mundo. Itong usok na ito. Susunod, 6, 7, 8, yung tatlong mga malalaking lindol, pagyanig ng lupa. Pagyanig sa kanluran, isa sa silangan, isa sa Arab Peninsula, ng mga malalaking lindol, pagyanig ng mundo. Isipin nyo yun. Bilang parusa na, kasi wawasakin na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo. Tignan niyo yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqu ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'a shay'un 'azim. O mga sangkatauhan, katakutan niyo ang inyong Panginoon dahil tunay na ang pagyanig, no, sa pagmalapit na ang pagunaw ng mundo ay shay'un 'azim, isang kahindig-hindig, nakakakilabot, nakakatakot na bagay. Kung saan ang araw na yon sa laki ng zalzala, paglindol, pagyanig, makikita mo yung nagpapasuso, malalaglag, ilalaglag niya yung bata, yung kanyang pinapasuso yung anak niya, sanggol, at yung nagbubuntis makukunan sa takot. Subhanallah, ilang magnitude kaya. Ngayon tignan nyo, 7.5, 7.3, 6.9 magnitude. Ilang seconds lang, 20, 50 seconds para tayong subhanallah. Ayun, itong araw na ito.
Gaano katagal yung lindol na masasaksihan ng mga masasamang tao sa oras na iyan? Subhanallah. Na hanggang sa paglalaro ni Allah, yung magulang, alam natin, di bali lang siya ay, subhanallah, mahirapan. Dumanak ang kanyang dugo, pawis, wag lang mapahamak ang kanyang sanggol. Pero sa araw na ito, subhanallah, may luluwal ng babae ng ang kanyang pinagbubuntis, ilalaglag, itatapon ng babae ang kanyang pinapasuso, at makikita mo, sabi ni Allah, na ang mga tao ay parang lasing, na hindi naman sila lasing. Dahil sa hindi nakakatakot na masasaksihan nila itong napakalaking lindol na ito sa mundo. Subhanallah. Pang-siyam. Ayang pagsikat ng araw sa kanluran. Subhanallah. Saan sumisikat ang araw? Sa silangan. Pero ito, sa lungat, sa natural, ito na yung malaking palatandaan na wala nang tatanggapin iman, pananampalatay, ayon sa hadith. Masasaksihan na ng tao, makikita nila na yung langit ay yung araw ay sumikat sa kanluran, imbis na siya silangan. Subhanallah. Kaya sila ay mag-iihawan. Alam nila ito na yung pag-uno ng mundo. Hanggang sa pang-sampu, yung panghuli, lalabas yung apoy mula sa Yemen at lilipunin lahat-lahat ng tao sa isang lugar, mahsyar, na doon sila magtitipon. Itong mga masasamang tao, lilipunin bilang parusa sa kanila ni Allah, lilipunin ni Allah subhanahu, palalabasin niya lang isang napakalaking apoy, na lilipunin niya itong lahat ng tao sa isang lugar, at doon na mag-uumpisa ang paggunaw ng mundo. Subhanallah. Doon na mag-umpisa ang paggunaw ng mundo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Kapag naihipan na ang trompeta, sinong naka-in-charge na anghel? Si Israfil. Nabanggit sa isang hadith, no, na nakita ng ilang sahaba ang Rasulullah na may mga iniisip, may gumugulo sa kanyang kaisipan. Sabi ng ilang sahaba, bakit ya Rasulullah, ito ang kalagayan mo, parang may inaalaala ka. Sabi niya, bakit hindi ka maging masaya? Sabi ng Rasulullah, paano ako magiging masaya? Naalala ko ang pagunong ng mundo na inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Israfil na hawakan na, kumbaga yung malaking trumpeta, napakalaking trumpeta ay nakasalpak na sa bibig ni Israfil at nakatingala sa arsh, at inihintay niya yung kautusan niya na ihipan mo ang trumpeta para mawasak ang mundo. Nag-aalala ang Rasul, kung ngayon ihipan ni Israfil ang trumpeta, anong mangyayari sa atin? Subhanallah. Isang ihip lamang ni Israfil, mawawasak na ang mundo. Lahat ng tao mamamatay. One of you officer, kapag naihipan na ang trompeta, tambuli, mamamatay lahat ng nilalang dito sa kalupaan at sa langit, maliban lamang sa in-exemption ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganyan wawasakin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo na napakaliit, napakadali lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung mga malalaking palatandaan na marapat ikinukwento natin, inihayag natin, isinasalaysay natin sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga anak. Malalo na sa ating mga anak. Dahil ito'y bahagi ng ating iman. At ngayon, may mga ilang tao, grupo, na sinasalung at hindi pinaniniwalaan itong mga major signs. At para hindi mawala, hindi makalimutan, ikinukwento natin ito para generation by generation napapaghandaan itong mga malalaking palatandaan ng mga taong susunod pagkaraan natin. No? So barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wal dhikri al-hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'ir al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bilang panghuli sa paksa na ito, ano yung faida, fawaid, benefits na mapupulutan natin ng aral o may bibigyan niyang aral sa pag-aaral o pagtatalakay sa mga malalaking palatandaan. Maraming mga fawaid, mga kapakipakinabang, mga aral no, na mapupulot natin. Una, nandun na yung pagkapropeta ng Rasulullah para maging mas yung maging panatag yung iman natin kay Propeta Muhammad dahil mashallah, ikinuwento, idinitali niya, isinalaysay niya ang mga major sign ng napakadetalyado, sakto, tumpak, sang-ayon, subhanallah. Napakadetalyado dahil siya ay propeta, wahi, revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya, wama yantiku anil hawa, in huwa illa wahi yuha. Wala siyang sinasabi na mula sa kanyang pansariling pag-unawa, bakos ang kanyang sinasabi, wahi, revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang propeta, kanyang pagiging propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, at ito ang dito tayo, no, itong dapat natin pagmuni-munihan. Makikita nyo, ha? Tayong mga Muslim, namumuhay tayo dito sa mundo. Lahat kung titignan natin, lahat ng ating pagsusumika, pagpupursigi, kung tatanungin natin, alin ba ang mas matimbang, ang dunya o akhirah? Wallahi, kung yung ibinuhos natin na lakas, pagsusumika, pagpupursigi dito sa mundo, ang percentage lamang ng akhirah, no? Maring 10% lamang yung pagsusumikat natin. 90% po ibinuhos natin lahat dito sa mundo. Pero dito, sana pag-aralan natin, ang mundo, subhanallah, walang halaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan niyo, wawasaki ni Allah sa isang pang-ihip lamang ni Israfil. Boom! Tapos. Ano yung mag-iikayat sa atin dito? Kailangan mabago yung pananaw, perspektibo natin hinggil sa mundo. Huwag nating bigyang halaga, masyadong bigyang halaga yung itong mundo. Dapat yung akhira natin, ang higit nating pagtuunan ng malaking oras pagpupursigi. Yung pagsamba natin, yung iman natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagsasabuhay natin sa Islam. Dahil ang tunay at walang hanggang buhay ay saan? Sa kabilang buhay. Akhirah, dito sa mundo, pansamantala lamang, temporary lamang. So dapat natin pagpursigihan ay ang akhirah, yung tunay nating layunin, tunay nating pakay dito sa mundo. Dahil itong mundo, tinitingnan natin na Allahu Akbar, napaka parang paraiso. Subhan, napakaliit lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpara sa, tingnan nyo itong mundo, kumpara sa araw, napakaliit. Ilang million times, sa ilang galaxy, universe, mga stars, napakaliit lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nabanggit sa hadith, kung ang mundo makakatimbang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit isang pakpak ng lamok, ay wala nang paiinumin dito si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kafir. Isang lamok lamang, subhanallah, kung matitimbang lang niya itong mundo. So dapat mabago yung ating mindset, perspective hinggil dito sa mundo. Huwag tayong maging alipin ng mga mundo. Dapat nandoon yung tunay na pakay, layunin natin dito sa mundo. Maaring pinag-aaralan natin ito, sabi natin, hindi ko na maabutan ang pag-uno ng mundo. Imposible. Dahil sa uling panahon na yan, no. Bawat isa mayroong pag-unaw ng mundo. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Sino mang mamatay ay parang yun na yung kamatayan niya, yun na yung pagbunaw ng mundo niya. Yun na yun yung pagbunaw ng mundo niya. Kahit hindi niya, alam niya hindi niya abutan itong mga nabanggit natin. Pero once na ikaw ay naabutan ng kamatayan, yung kamatayan mo na yun na yung pagbunaw mo ng mundo. Dahil hindi ka na babalik dito sa mundo.
Kaya bilang panghuli sa isang hadith, no, isang Arabi bidwin, badu, dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, mata sa'a?" "Ya Rasulullah, kailan ang pagbuno ng mundo?" Dahil ito yung likas ng mga badu na minsan magaspang sa pagtatanong, "Mata sa'a? Kailan ang pagbuno ng mundo?" Pero binigyan siya ng kasagutan ng Rasulullah na matalinhagang sagot. No, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madha a'adadta laha?" Ano yung napaghandaan mo? Ano yung naihanda mo sa pagbuno ng mundo? Ano yung nagawa mo bilang pagsusumikap, bilang pagpupursigi para sa pagdating ng sa pagbuno ng mundo? Isit aside mo na yung mga mangyayari sa pagbuno ng mundo. Ikaw, nakapaghandaan mo ba? Napaghandaan mo ba ang pagbuno ng mundo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa? Sabi ng Rasul, "Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut." Ang tunay na mukmin, na matalinong mukmin ay naunawaan yung dito ang buhay dito sa mundo. Hindi siya nagpaalipin bakos, nagpaalipin siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pinaghandaan niya yung pagkaraan ng kamatayan. Pinaghandaan niya sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Naway gabayan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patatagin nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sarilihi yung Islam. Gawin nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsunod, ang paggawa ng kabutihan na higit na kanais-nais ng ating mga sarili, at naway ang mga haram kahalayan ay maging kamuhi-muhi sa ating mga sarili, at naway patatagin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sarili sila hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay na kung saan mabanggit natin, masambit natin ang La ilaha illallah sa mga huling sandali ng ating buhay. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kad bada fi bi nafsi faqala azamin qa'il inna Allah wa malaikatahu